Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Let us pray. Praise God. Hallelujah. Glory, glory, glory. We honor you, Lord. We bless you. We honor you. We glorify your name. Father God in heaven, in the name of Jesus, once again, Lord, we are here, O God, before you, standing before your presence. Father God, right now, we humble ourselves unto you. Lord, hallelujah. Lord God Almighty, may your spirit move in our midst as we worship you, as we honor you today. Lord God, sanctify our hearts, our whole being by your precious blood. And I declare, Lord, that something good, something best is going to happen upon your people today, O God, even to those who are watching, Lord, in our Sunday worship unto you, Lord God. Prepare our hearts to hear your message. Anoint your servant whom you will use today, O Father God. In the name of Jesus, Lord, as we glorify your name, continue to move in our midst, Father God. We give you honor, we give you praise and glory. In Jesus' name, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Isang mapagpalang umaga po muli sa bawat isa. At ngayon po ay muli po nating sama-samang pupurihin at pasasalamatan ng ating Diyos. Amen? Kaya po sa umagang ito, tayo po ay let's tune our hearts, our minds. Wala po tayong ibang gagawin ngayon kundi purihin ang ating Diyos. Amen? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
took my sickness, said, heal all my pain. Magbigay pa sa salamat sa ating Panginoon. Amen. Stretched arms, His love endures forever.
God and His love. His love endures forever. For His good is above all things. His love endures forever. Sing praise. Sing praise. Yes, Lord. We will sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. In God's rest arms, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise. Sing praise. Forever God is with us.
No!
As we praise His holy name. Yes, Lord. Stand here before you in
Forever I love.
Jesus. Worship the name of Jesus. Upon my heart. The Holy Spirit impress upon my heart. Brothers and sisters, wherever you are, the Holy Spirit spoke to your heart. Do not harden your heart, for this is the day of your deliverance. This is the day of your victory. This is the day of your, hallelujah, restoration. This is the day, oh hallelujah, that you overcome all the works of the enemy upon your life. Yes, this is the victory. This is the day of your transformation. Yes, this is the day of your recovery, of your restoration. Just open your heart and bow your hearts, your spirit before God. For God restore you. For God revive you. For God, hallelujah, bless you and deliver you from the worst advantage of the enemy upon your life. In Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah, 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 hallelujah. Yes, hallelujah. Lord, salamat. Thank you, Lord, for this is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in Him. Every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Lord, walang matigas na puso sa iyong harapan. Walang matigas, Panginoon, na bakal na hindi mo kayang tunawin. Lord, our hearts, O God, is open upon you, Lord. Lord, thank you, Lord, for this morning, O God. We will receive, O God, your message. The life that has given us, Lord, a new life, Lord God. Lord, we thank you. We honor you. Receive all the praises, honor, and glory, Father God. In Jesus' name, amen, amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Sige po, maupo ang lahat. Hallelujah. Amen. Dadako po tayo ngayon sa mensahe ng Diyos at narito ang aking partner. No, na-share ko po kahapon sa mga pastors dito po sa Bacoor City, the value of partnership. Napakahalaga po na may kapartner tayo sa paglilingkod sa Panginoon. No po? Kaya sa oras na ito, iamda natin ang ating mga puso, ang ating mga espiritu. I believe that God has a message to each and everyone to us this morning. And our brother in Christ, Brother Brian, the husband of Sister Aurea, there in Cabuyao, Laguna. He's watching now.
Even our brother and sister from other countries, Norfolk, Virginia, my sister, my ate Gigi, no? And Canada, my advisor nung high school po ako, Ma'am Bix, ang kanilang family, dyan po sa Canada, nag-watch po sila sa atin, even my old classmates, maging dyan sa California, Sister Josie, thank you for watching. At sa oras na ito, tawagin po natin ang lingkod ng Diyos, Pastor Walter G. Faustino. Amen. Salamat po, Bishop. Magandang umaga po sa ating lahat. Ready na po ba tayo? Amen? Sige po, bago po tayo mag-umpisa, tayo dumulog sa ating Panginoon. Diyoko po tayong lahat. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. Kami nagkatipon-tipon, O Lord, upang pagsalu-saluhan ang iyong salita. Lord, anuman po ang aming dalahin, anuman po ang aming isipin, anuman po yung mga sakit na bunga ng kahapon, Panginoon. Lord, sa umagang ito, hinahayaan po namin kayo, tanggalin mo na ito sa aming puso. Deliver us, O Lord, deliver us. In Jesus' name, mga ang aming po mga kapatid, Panginoon, ang aming pamilya, O Lord, ang aming mga minamahal, mga magulang, mga kapatid, Panginoon, sa umagang ito, hayaan mo po, Panginoon, mabuksan ang kanilang mga puso, marinig ang iyong salita. This is the day that you have made for them. This is the day of their deliverance and salvation. Maraming salamat, Panginoon, sa ilamang ang kapurihan. Ang lahat ay magsabi ng amen, 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 amen. Sige po. ang ating pong pag-uusapan ngayon, mga kapatid, ay ayan. Ang ating pong teksto ay John 15:1-5. No po. Ang title po ng ating pag-uusapan ay Abide in Christ, no? Ito po yung abide in Christ, ito po yung relationship natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen? Mga kapatid, hanggang ngayon po, marami po sa atin ang nakatanggap na sa Panginoon, pero hindi pa po siya makapagpatuloy. Hindi pa po siya mag-accelerate. Ano po? Bakit po kaya? Ano po? At this early, nais ko pong ibigay, no po, ang isang bagay na kung tutuusin po ay mabilis po nating maintindihan kung tayo lamang po ay susunod, no po. Nung tayo ay naligtas, sino po ang tinanggap natin? Si Jesus. Amen? Nung tinanggap natin si Jesus, ang tingin natin kay Jesus, siya ay tagapagligtas. Amen po ba? Now, mga kapatid, gusto niyo pong maramdaman na kailangan niyo sumunod? Kailangan niyo pong mag-move forward sa pagtingin sa ating Panginoong Jesus bilang tagapagligtas patungo bilang Panginoon. Maaari po kasi na hanggang ngayon ang tingin nyo kay Jesucristo ay tagapagligtas lang, pero hindi pa Panginoon. And I want you to ask that to yourselves. Bakit hindi ako makasunod? Maaaring ang tingin ko pa rin kay Jesucristo ay Savior pa lang. Nakakausapin ko lamang siya tuwing ako'y nasa problema. Pero hindi ko siya pinagpapasakupan bilang Panginoon at Diyos. Yan po ang isang dahilan kung bakit hindi tayo makapagpatuloy sa Panginoon. Tinanggap lang natin siya, pero ayaw natin siyang sundin. At yan po ang ating pag-uusapan sa umagang ito, Abide in Christ. Sige po, babasahin ko po muna sa English. Ano po? Ang ating teksto, no? John 15:1-5. Hallelujah. Ready? Nandiyan na po kayo? Sabi po dito, I am the true vine and my Father is the husbandman. Tagapag-alaga daw po. Verse 2, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth. Ano po bang ibig sabihin ng purgeth? Pinuprune. Tinatabasan, no? Upang siya'y mamunga. Sabi po dito, purgeth it that it may bring forth more fruit. No? Ang sarap pong intindihin na kaya ka pala nakakaranas ng pagtatabas.
Kaya ka pala nakakaranas ng pagkokorek. Kaya ka pala nakakaranas ng pagpipigil sa iyo ng pastor mo, pagtatama sa iyo ng magulang mo upang ikayo ay mamunga. Hindi po pala ito sa sarili lang intensyon ng inyong mga boss, ng inyong pastor, ng inyong magulang. Ito po pala ay naaayon sa salita ng Panginoon. Tandaan niyo po mga kapatid, pag po ang mga setman natin ay hindi natin sinunod, sa church ang ating pastors, sa bahay ang ating magulang, hindi po sila ang dinidisobey natin. Ang dinidisobey natin ay ang salita ng Panginoon. Ano po? And then sabi po dito, tingnan niyo po ha, verse 3. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Amen. And 4. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. Hallelujah. Praise God. Kaya huwag na tayo humiwalay talaga sa vine. No more can ye. Ha? Wala kang magagawa except ye abide in me. Tingnan niyo po yung ginawa natin for the past years. Kanino tayo nag-abide? Doon sa kakayanan ng kaibigan natin. Sa kakayanan ng katransaksyon natin sa business. Employer natin. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Kahapon pinag-uusapan po namin ito ng mga tatay. Ang Father's Fellowship kahapon ay sa J Blue Sagana. No po. Nakakatuwa po ang puso ng mga tatay natin ngayon. Kasi talagang mararamdaman niyo pong bukas na bukas. No po. Meron po tayong isang kapatid doon na, alam niyo na po, pagbago pa lang po tayo sa pananampalataya, tandaan niyo po ito. Pag po kayo ay nagsukunan ng ating puso sa Panginoon, diyan po kayo kakalabanin ng world, even your own family. Kasi meron ka pong tinitindigan. No, sabi nga ng Panginoon, kaya ka bago ka persecute, ako muna ang persecute. Dahil ikaw ay sumusunod sa akin, huwag kang mag-alala, persecute ka din. Pero huwag kang mag-alala, sabi niya, I overcome the world. Amen? And 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Ang Panginoon po ang magpala sa kanyang salita. Sige po, mahaba-haba po pag-aaralan natin. Nasa 250 slide po ito. Amen? Kasama na po yung equipping hanggang mamayang hapon. Sige po. Ito po title natin. John 15, 1-5, Abide in Christ. Ang focus po natin ngayon ay gusto ko pong, yung maririnig po nating salita mga kapatid, gusto ko pong i-focus nyo po yung salita sa sarili po natin. Kung ito bang mga salitang ito, ano po, ay ito po ba yung aking nilalakaran? Ito po ba mga salitang ito? Ito po ba yung hindi ko nilalakaran? Kasi tandaan nyo po, habang tumataas ang resistance mo sa pagsunod, okay po? Ha? Habang tumataas ang resistance mo sa pagsunod, tandaan nyo po ito, ibig pong sabihin nun, kaya may resistance, alam mo na kailangan mong sundin. Amen? Hindi ka po magre-resist ng walang dahilan. And I want you to put that in your heart, na hindi po yan dahil sa ibang tao, hindi po yan dahil sa ganito, hindi po yan dahil sa ganito, dahil po yan sa ating sarili. Nung ikaw ay nakarinig na ng salita ng Panginoon, tandaan niyo po ito, inilagay na ang righteousness sa puso mo. Ikaw ay ginawa ng tama, sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ginawa ka ng tama sa harap ng aking Ama. Pero, bakit hindi tayo makasunod? Yun nga po yung pag-uusapan natin ngayon. Amen po. Sige po, next slide po. Sabi po dyan, mga kapatid, what does abiding in Christ do to us? Ano ba ang ginagawa nung ating pagsunod sa Panginoon? Abiding means, I want you to imagine, nakakita lang po ba kayo na nagdadrive, na ang driver ay nasa labas ng sasakyan? Ha? Ano po? Kasi ibig sabihin, pag sinabi po nating abiding, magkatabi kayo, abide. Lumalakad ako, andito siya. Lumalakad siya, sinusundan ko siya. Abide. Pero pag po ikaw ay nagdadrive ng sasakyan, tapos hinayaan niyo yung sasakyan tumakbo, lumabas ka, hindi na abiding yun. O kaya halimbawa, sinabi sa inyo ng boss mo, bumaba ka sa second floor, eh tinatamad kang bumaba, pumunta kang fifth floor. Abiding po ba yun? Okay. So,
ang ginagawa po sa atin ng abidance, opo, ng ating pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo, mamaya po, unang-una po, papagaanin nito ang ating buhay. Kaya po nagkakaroon ng friction ng ating buhay kasi pinipilit nating isingit ang ating will dun sa will ng Panginoon. Di po ba, sabi sa science, ang friction daw po ay force ng dalawang opposing na nagkakaroon ng, no? Ang tag doon? Paggit-git. Oh, paggit-git. So, kaya nagkakaroon ng friction. So, ibig sabihin, mga kapatid, merong naghihilahan, opposing. At ano po yung dalawang opposing na yon? Yung will ng tao at yung salita ng Panginoon. Kaya ako nga po kanina inintroduce na baka ang tingin lang natin sa ating Panginoong Hesukristo ay tagapagligtas pa rin hanggang ngayon. Pero ayaw natin siyang maging Diyos sa puso natin. Kasi kung siya po ay pinapayagan natin maging Diyos sa puso natin, hindi po mahirap ang pagsunod. Amen po ba? Amen? Mga kapatid, dibdibin niyo po itong sinasabi ng Panginoon sa atin, kasama po ako dito. Pag hindi natin ito dinibdib, naku, baka tayo dibdiban ng Panginoon. Nasabi ko sa inyo. Ano po? So sabi sa pangalawa, what are the impact of abiding in Christ in our life? Mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga kapwa manggagawa, kapwa pastor, tandaan niyo po, ang buhay natin ay ilaw at asin. Ang impact ng salita ng Panginoon at ng ating pagsunod sa Panginoon, ikaw ay nagiging ilaw at nagiging asin. Na kung saan, pag ikaw mismo, nakitaan ka, no, kahapon sa mga pastor po, sa Bible Month, ito po yung napapagkwentuhan namin kahapon. No? Meron pong mga pastors na hindi na mumuhay dun sa pagiging pastor dapat. Ano yung narinig natin? Christian ka pa naman. Pastor ka pa naman. Tandaan niyo po ito mga kapatid. We should be an honorable ambassador of God. Pag sinabi po natin honorable, palagi po tayong nakatingin na ang akin po kayang pastor ay mapapasama sa gagawin ko. Ang akin po kayang church ay mapapasama sa gagawin ko. Ang akin po kayang Diyos na si Hesukristo ay mag-glorify sa gagawin ko. Kaya po napakadaling batayan, mga kapatid. Kung gusto niyo po malaman kung tama ang gagawin niyo, simple lang po. Tanungin niyo po ang sarili niyo kung ang gagawin niyo is glorifying God. Kapag ang gagawin niyo ay hindi ginoglorify ang God o hindi niyo sure kung ginoglorify ang God, stop it. Without even thinking. Do not be a compromiser. Ano ibig sabihin ng compromiser? Pag walang nakatingin, walang nakabantay, you're doing what you want. Compromising what is right. Tandaan niyo po mga kapatid, ang abiding with Christ is a consistency of obedience, submission, and faithfulness. No po? Pag po yan ay hindi natin ginawa, tandaan niyo po ito. Wala naman pong ibang aani. Sino po ba ang magsasuffer pag hindi ka sumunod? Di po ba unang-una ikaw? Okay. Kung ikaw ay magulang at ikaw ay disobedient child of the Lord, ang gusto ko pong alalahanin nyo, hindi lang ikaw ang madadamay sa ginawa mong kasalanan. Kasama ang iyong mga anak. At kung ikaw ay Kristiyano, alam ng mga kapitbahay mo na ikaw ay Kristiyano, gagawa ka ng masama, makikipag-compromise ka. Ano po? Sino ang nadadamay, mga kapatid? Kaya nahihirapan ang ibang churches at ibang mga kapatiran natin sa ibang churches at sa ibang lugar, mangumbinse. Dahil mismong ang mga Kristiyano, kung mamuhay, walang kaiba sa hindi Kristiyano. Pag wala nang nakatingin, compromiser na. Mga kapatid, abiding in Christ requires discipline. Abiding in Christ requires honesty. Abiding in Christ requires humbleness. Bakit hindi ka makasunod? Ang taas pa rin ng iyong sarili. Bakit hindi ka makapakinig? Punong-puno ka sa iyong sarili. Gusto mong mabago ang buhay? Kilalanin mong Diyos mo. Gusto mong mag-accelerate? Obey. Amen? Hindi po kasi po pwedeng salita lang ng Diyos ang tinatanggap mo pero walang nagtatransform sa atin. Bibigyan ko po kayo ng ano. This is sharp. Makinig po tayo. Your physical relationship
is just the reflection of your spiritual condition. Kung paano ka nakikipag-relate sa mga tao dito sa lupa, yan ay reflection o mirror ng iyong spiritual condition sa harap ng Panginoon. Kung ikaw hindi makapagbigay ng galang, hindi ka makasunod, ang sinusunod mo lang yung gusto mo, you have your own timing, but you are still dependent, ay nako, sinasabi ko po sa inyo. Ha? Malayo ang mararating natin. Divisoria lakad. Ano po? Sige po, next. Babaybayin po natin itong mga topic na ito, mga kapatid. Ano po? Yung pong subtopics natin ay proper positioning with God. Number two, purpose of God. Number three, stature in God's presence. And number four, submission and obedience. And number five, know your source. Sige po, umpisahan po natin. Maraming salamat po. Ayan, sa Tagalog, basahin natin, mga kapatid. Ano po? Ako'y titingin ng konti dito. Sabi po sa Juan 15:1-5, sabi dito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Amen? Mga kapatid, tingnan niyo po yung declaration ng ating Panginoong Jesus dito. Gusto ko pong namnamin niyo kagad yung palang verse 1. Ano sabi niya? Ako ang tunay na puno ng ubas. Pero anong sinabi niya? Ang aking ama ang tagapag-alaga. Alam niya kung paano mamusisyon. Ako'y anak, ako'y may ama. Diyos siya, pero alam niya kung paano mamusisyon. Para pong basketball yan. Sino po naglalaro ng basketball? Ano po? Di po ba sa basketball, sabi, hindi pwedeng talon ka lang ng talon. Kahit mataas ka, pero hindi ka marunong mamusisyon, hindi ka makakakuha ng bola. So anong ibig sabihin? Tao muna, bago bola. Meaning, box out muna, bago bola. Yun ang tamang pamumusisyon. Ganon din po sa proseso natin sa ating Panginoon. Alamin mo kung ano ka sa harap ng Diyos mo. Kaya mo nga siya sinabing Diyos, ibig sabihin, ikaw ay nilikha. Kung siya ay creator, ikaw ay creation. Unless, mga kapatid, tandaan niyo po ito, unless nag-bow down ka, unless nagsabi ka na sa sarili mo na, Lord, gusto ko na pong magpasakop sa iyo. Until such time, tandaan niyo po, hindi kikilos fully ang Holy Spirit sa buhay niyo. Consistent ang Holy Spirit, hindi niya ipipilit ang kanyang will sa inyo. Kaya nga po, you have to know na kung yung mga gagawin natin, may consequences, hindi pwedeng wala. Amen? Basahin ko po, na verse 2, inaalis niya ang mga sanga na hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Alam niyo po sa Tagalog, no po, konting ano lang po, pag ang ginamit ay NANG, ibig sabihin, ang kasunod niyan, pandiwa, action word. Lalong, ang sabi? Sagana. Kaya talagang yung J Blue sagana, naku talaga sasagana yan. Amen? Hallelujah. Talagang andun si Pastor Dong. Ano po? Siya nagtuturo ngayon doon. Number 3, verse 3, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Sige po, next. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hallelujah. Praise God. Sige po, next. So ano po yung number one? Ano po? Sabi po dito, bakit po kailangan mo mag-abide kay Jesus? Bakit mo kailangan mag-abide? Bakit mo kailangan manatili sa presensya ng ating Panginoon? Kasi sinabi na po ni Jesus Christ sa John 14:6, oh, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. No po, nakakalungkot po na malaman na marami po sa atin natututo lang, pero hindi natagpuan ang katotohanan. No? Ever learning but does not come to the knowledge of the truth. Sige po, next. Hallelujah. No? Sige po. Yan. Number one po natin,
Ang number one po natin is proper positioning with God. Na-introduce ko na po ng konti kanina, no? Ang unang-una, mga kapatid, no po, upang ikaw, no po, ay mag-abide, makapag-abide sa ating Panginoon. Number one, kailangan po matuto kang mamusisyon sa harapan ng Panginoon mo. No po, una, ihanda mo puso mo na may kababaang loob. Handang magpaturo, handang magpatama. No po. At mga kapatid, huwag po kayong matakot kung kayo ay nasasaktan pag naririnig niyo ang salita ng Panginoon. Ibig sabihin, ikaw ay anak ng Diyos. Pag po kayo hindi na nasasaktan sa naririnig niyo ang salita ng Panginoon, ano sabi po ng Bible? Meron ka ng callous heart. Ano yun? May kalyo na ang puso mo. Hindi ka na makapakinig. No po? Sabi po dyan, yung una, acknowledge the relationship to the Father. Tingnan niyo po si Jesus Christ. I am the true vine, sabi niya. And my Father is the husbandman. Inacknowledge niya yung kanyang ama. Mga anak, mga kapatid, na po. Your relationship to your set man, your relationship to your pastor, your relationship with your parents, your physical parents, is your spiritual condition in front of your God. Kung ano po ang manifestasyon physically, kung paano ka makipag-relate sa mundo, I tell you, that is exactly in proportion kung paano ka makipag-relasyon sa Diyos. O mas grabe pa. Kasi kung yung taong, sabi nga sa Bible, di ba? Yung taong nakikita mo, hindi mo mamahal, how much more ang Diyos na hindi mo nakikita? Amen? So mga kapatid, sa umagang ito, this is the morning of your deliverance. Ano po? Gusto po natin talaga mag-accelerate. We have to let go of those things that are past. Bitawan nyo na po ngayon. Malayang-malaya kayo. Bitawan nyo na. Hingin nyo na sa Panginoon natin, Lord, ayaw ko na nito. Ang hirap mabuhay ng merong kabigatan. At yung pangalawa, sabi dito, we are anointed, empowered by God. Baka meron pa po sa atin na hindi nakakaalam. Mga kapatid, nung tayo tumanggap sa Panginoon, tayo po ay inanoint ng Panginoon at inempowered. Binigyan tayo ng spiritual authority. Sino po dito ang may confidence na ipag-pray ang iba nating kasama, iba nating kapatid na may karamdaman? Masarap po ang pakiramdam pag iniimbitahan nyo kami mga pastor. Pastor, pag-pray nyo nga po. Masarap sa pakiramdam yan. Pero gusto po namin kayong matuto. Practice your spiritual authority. Pag may anak ka, may sakit, lapatan nyo ng kamay. In the name of Jesus, there is no other name greater than the name of Jesus Christ. I-practice nyo po yung spiritual authority. Yung po yung abiding, mga kapatid. Tingnan nyo po ang Panginoon. Ang Panginoon, pag nag-abide, hindi siya taking from you. He is giving on you. Binibigyan kanya ng kapangyarihan. Ang tanong, ginagamit ba natin itong kapangyarihan na ito? Kung totoong sumusunod tayo sa Panginoon, yung mga binigay niya sa atin, sinupin natin. Paano yung sinup na sinasabi ko? Maging tamang steward tayo. Kung binigyan ka ng spiritual authority, gamitin mo sa pagpe-pray, gamitin mo sa pagpapagaling, gamitin mo sa mga kapatiran ng hihina. Amen? Mula ngayong araw na to, ang kinin niyo po yung spiritual authority na yun na binigay sa atin ng Panginoon. Yan po yung tamang pamumusisyon. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, ikay tagapagmana ng lahat ng Kanya. Naalala niyo po yung the prodigal son? Di po ba? Yung lumayas, kinuhang mana, lumayas. Nung na-realize niya, bumalik siya sa tatay niya. Amen? Pero akala niyo po ba, yun yung matinding lesson doon? Ang matinding lesson doon, yung anak na naiwan. Yung anak na naiwan, kahit pala nasa magulang niya siya, ang mindset, orphan. Ano sabi niya? Nung nagkakasayahan na sa loob, ako ang nakisama sa inyo, ako ang naglingkod sa inyo, hindi mo naman ako pinaghanda, kahit isang tupa man lang sa tagal ng panahon. Ano sabi nung ama niya sa kanya? Anak, hindi mo ba nalalaman ang lahat ng akin ay? Mga kapatid, ngayong umagang ito, ariin niyo po yan. Ang tamang pamumusisyon sa harap ng ating Panginoon, we claim the promises of God. I-acknowledge natin na tayo inanoint at pinalakas ng Panginoon. We are empowered. At ang pangatlo, reverence to the Father. Bakit ko po kaya sinabing resolved in your heart? Your relationship. Na po, yung Father dyan, figurative.
Your relationship kung sino man ang nagiging leader mo, kung sino man ang inyong spiritual father, sino man ang set man, mentor, ano po, sino ang inyong magulang. Resolve in your heart ang inyong pagkilala sa kanila. At ang pagkilala, mga kapatid, hindi lang yun, yeah, si pastor yan eh, si reverend yan eh, si bishop yan eh. Pero pag inutusan mo na, ayaw na. Pagka may ipapagawa ka, nalabas sa comfort zone niya, ayaw na. Ang reverence, tandaan niyo po, ang pagkilala ay ang pamumuhay ng pagsunod. Ulitin ko po ha, ang pagkilala o reverence ay ang pamumuhay ng may pagsunod. Hindi mo pwedeng sabihin kinikilala mo si Jesu Cristo pero ayaw mo siyang sundin. Sabi ko nga po nung teaching nung Monday po yata o Wednesday, meron din po pala sa mga spirits, meron din po pala tinatawag na spiritual schizo. Sa amin po sa psychology, pag sinabi pong schizo, you have a double personality. Ano po? Ano ibig sabihin ng double personality? Pag Linggo, banal. Pag Lunes hanggang Sabado, hangal. Parang submarine. Alam niyo po yung submarine? Aangat ng Linggo. Aangat ng Linggo, di ba? Makikita mo yan, nagtatatalo, nagugumulong. Pag pinag-pray, laglag. Ha? Pero pagdating ng Lunes, parang submarine yan, lulubog yan. Hindi mo na makikita yan. Ha? Sharp to kapatid, pero I want you to know kung ikaw to. And usually, ang gumagawa nito ay mga walang ministry sa church. So I'm challenging you today. Gusto mong magkaroon ng proper positioning sa ating Panginoon? Pray. Ask for your ministry. Sabi ng Panginoon, sa Jeremiah 3:15, at I will give you a pastor that will teach you knowledge and understanding. Kaya po tayo hindi lumalago, wala pong nag-guide sa atin. Kaya po mahalaga ang fathering. Mahalaga ang mentoring. Kasi wala pong bata, nakaanak pa lang, marunong na kagad maligo. Nakakita na po ba kayo ng batang pagkaanak, nililigo ng sarili? Ay pag nakakita ako ng ganun bata, tatakbo talaga ako, brad. Ha? 6 days? Kaya nga po, spiritually, yung mga baby po sa atin, huwag po kayo magtaka kung tayo po ay sinasabon minsan. Kung minsan tayo pinagsasabihan. Kung minsan tayo ay ika nga ay talagang ini-scrub, minsan nililiha tayo para mawala yung sharp edges. Amen? So, sige po, next po. Hallelujah. Nung tayo tumanggap sa Panginoon, sabi natin, wow! Ako'y nasa Panginoon na. Ako'y, simula nung ako'y tumanggap sa Panginoon, ang buhay ko'y nagkaganto na. Sabi dito, ha? If we live in the Spirit, kailangan din daw po nating we have to walk in the Spirit. Amen po ba? Na? Sa Galatians 5.25. Amen? Tama po ba? Yeah? Galatians 5.25. Kung sinasabi natin na tayo ay sinakop na ng banal na Spirit, dapat daw po ipamuhay natin ang itinuturo ng banal na Spirito. Ngayon, paano nyo po ma-check kung kayo namumuhay ayon sa banal na Spirito? Sabi po sa Galatians 5.22, na andyan po yun, 22-23, kailangang makita yung bunga ng Espiritu. Fruits of the Spirit. Sabi dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Ngayon po, meron po tayo ditong sinasabi, no? Love, joy, peace. No po? Long suffering. Tingnan niyo po, may love. Pag ang love, walang discipline, kawawa po ang anak natin. Kawawa ang mga miyembro natin. Hindi pwedeng puro love lang. You have to set standards. Kahit ang Panginoon ay Panginoon ng kaayusan. Ano po? Kaya sabi, ulitin ko po, bakit nagkaka-friction? Bakit nahihirapan ka sumunod? Pinipilit mo yung will mo dun sa will ng Panginoon. Pero kung gusto nyo i-simplify ang buhay natin, gusto nyo pong ma-simplify ang buhay natin, yung everyday gigising ka, ang sarap, magaan, amen? I-set nyo po ang sarili nyo na sumunod. Now, siguro sinasabi nyo sa akin ngayon, Pastor, no? In your mind, Pastor, sumusunod naman po ako eh. Sige, check natin.
Huh? Are you disciplined to pray every morning? O sabihin na natin, every day. O nagpe-pray lang tayo pag trip natin. Excuse me for my word. Huh? O nagpe-pray lang tayo pag maihihingin tayo. Bible. Ilang taon na tayong Christian, baka hindi nyo pa napapass over yung mula New Old Testament hanggang New Testament. Alam nyo pa mga kapatid, tandaan nyo po ito. Madali pong sabihin na tayo Kristiyano, pero ang ipamuhay, ang pagiging Kristiyano ay mahirap. Alam nyo po kung bakit? Ayaw nating sumunod. Ang tagal na nating Kristiyano, 3 taon, 5 taon, tanong ko po, bakit po wala pa rin tayong ministry? Sino po ba ang no po, I want you to ask yourself, bakit po hanggang ngayon wala kang ministry? Hello. Amen. Mic test. Parang mapapakanta ako dito, ang ganda ng boses ko. Hallelujah. Praise God. No po. So next po. Sige po, next. Sabi po dito, you have to understand the role or the move of the Holy Spirit. Ano po ba yung role or move ng Holy Spirit? Sabi po dito mga kapatid, na po, ang role ng Holy Spirit, tandaan nyo po, He will teach you everything. Sabi po sa John 14:26. Now, sabi po dito, ang isang pangako ng Holy Spirit, I will not leave you orphan. Sabihin nyo nga po, I will not leave you orphan. Hindi papayag talaga, hindi gagawin ng Holy Spirit na ikaw ay iiwan niya. Ito lang ang tanong. Bakit nagkakaroon ng fatherless society? Yan yun eh, naging orphan. Bakit? Ang pangako ng Panginoon, I will not leave you orphan. Bakit nagiging orphan? Bakit nagiging fatherless? You want to know the answer? Because you are rejecting God the Father. Kaya nawawalan ka ng Ama. And directly, if you disregard your pastor, if you disregard your parents, automatic, you will disregard the Lord. Nakakita po ba kayo na hindi sumusunod sa pastor, hindi sumusunod sa magulang, pero naniniwala sa Diyos at sumusunod sa Diyos? That's very rare. Hindi po pwede mangyari. Kasi in order for us to align a relationship, kailangan mo munang iayos ang relationship mo sa Ama. Are you getting, nakukuha po ba natin mga kapatid? Kahit po tayo ay matagal na sa ministry o wala pa tayong ministry, pag po ang ating relasyon sa Ama ay paandap-andap na parang papatay na ilaw na, hindi po talaga makukorek. It should be consistent. Kailangan may consistency ang pakikipag-relationship mo sa iyong Ama, sa Diyos, ang iyong pananalangin, no? And then, ang sabi pa dito, He who has my commandments. Di po ba tayo bilang mananampalataya nakuha natin? Ang sinasabi po diyang commandments ay yung salita ng Panginoon. So, you, sabi dito, who has my commandments? O di tayo yan. Nakuha natin yung salita ng Panginoon. Matagal na tayo nakikinig sa salita ng Panginoon. E tingnan nyo yung kasunod. And keeps them. Ito ngayon yung tanong ko. Totoo ba nakinikip natin sa ating mga puso ang commandment na yan? Ha? Siya lang ang totoong nagmamahal sa akin, sabi ng Panginoon. You cannot mock God. Hindi nyo pwedeng paikutin ng Panginoon. Ang boss nyo, pwede nyo paikutin. Ang pangapastor nyo, pwede nyo paikutin. Ang magulang nyo, pwede nyo paikutin. Pero hindi nyo kayang paikutin ng Panginoon. Mga kapatid, kaya ako po sinasabi to, no po, not just for a sermon. Pero this is a very timely passion for this church. Kasi gusto ko pong maunawaan nyo na ang ating church, ang Jesus Be Lifted Up Church, ay nandun sa expansion ng ating tent. Alaminos, Mindoro, mamayang gabi pupunta po tayong Valenzuela. No po? At malaki po yung chance na mag-open po tayo sa Davao. Mga kapatid, gusto ko pong makita nyo na ang Panginoon nagbubukas, binubuksan niya yung kalangitan sa atin. Now, ang tanong ko po, magre-respond ba ang mga anak niya? Magra-rise up ba ang mga anak niya? Yan po yung abiding. Susunod ba tayo sa kanya? Macha-challenge ba tayo? Sabi nga po, ang harvest ay plentus. Ha?
Pero yung mag-aani ay kakaunti. Kung makikita nyo lamang po, alam nyo po, kung makikita nyo lamang po ang ginagawa ng Panginoon sa bayan ng Alaminos, sa Mindoro, I tell you, nakakapanginig po ng laman, Lord, mag-rise up ka ng bagong leaders, bagong pastors. Hindi namin to kayang lahat. Yung challenge, no po? Alam mo po yung habang padating ka doon, masaya ka, no? Tapos makikita mo. Pero tingnan mo yun, pag nakita mo yung challenge, okay? Bibigyan ko kayo ng example. One time po, kasama ko po yata si Brother Bobby po kasama ko. Habang nagpipreach, habang nag-evangelize, may lasing. Ah, yan si Pastor, kasama si Bishop. May lasing, kuhit ng kuhit kay Bishop, kuhit. Ito yung mga nakaka-challenge. Anong klaseng pamilya ang bubuuin ng gantong ama? At magkikibit-balikat na lang ba tayo? Tayong mga nakaunawa na tumanggap ng salita ng Panginoon, magkikibit-balikat lang tayo? I don't think so. Alam ko, hindi ka patatahimikin ng Panginoon. Ano ibig ko po sabihin? I-challenge ka niya. Kahit sa pangarap mo, ha? Gigisingin ka niya. No? Marami tayong gagawin, anak. Marami tayong gagawin, kapatid. Yun po yung tamang pamumusisyon natin. Amen? Sige po, next. Amen. Number two. Purpose of God. Sabi dito, focus on your priority based on your purpose. The only person na magbibigay sa'yo at makakapagpaliwanag sa'yo ng purpose ng buhay mo ay ang Creator mo. You are creation, go back to your Creator. Kapag bumalik ka sa iyong Creator, ipapaalala niya sa'yo at ipapaalam niya sa'yo kung anong gusto niyang gawin sa buhay mo. Pero hanggat ikaw ay busy every day, day in, day out, busy ka kung saan man, trabaho, ha? Sa mga kabataan, games, amen? Hindi mo maririnig. Pero sasabihin ko po sa inyo, ito po yung deklarasyon ng Panginoon. May season, di po ba? Amen? Sabi po sa Ecclesiastes 3:1, there is season for everything. Now, dun ko ibabasa yung sasabihin ko po sa inyo ngayon. Kung ikaw ay estudyante, ano ang purpose mo ngayon? Sige po, sagot tayo. Kung ikaw ay estudyante, anong purpose mo? Amen. Huwag mong idoble ang iyong attention na habang nag-aaral, nag-game. Kaya walang spirit of excellence sa atin. O ha? And it goes to everybody. No? Nakakausap ko ang ibang mga tatay, yan din ang problema ng ibang mga tatay. Wala tayong ikukubli sa harap ng Panginoon. Kaya nga po, alam nyo, kung bakit po lumalakas ang mga tatay ngayon? Gusto nyo pong malaman, naging tapat na po kami sa bawat isa. Kaya na namin sabihin mga naging kahinaan namin at ng pamilya namin. At ipinagpe-pray po natin yan every 4 o'clock, MWF. Ah, ngayon po ay, ano ba, Brad? Monday to Saturday, 4 o'clock. And it requires discipline. It requires dedication. Ba't po kami nagdadasal sa umaga? Para mapuyat? Bakit po kami gumigising? Bakit po namin kinakastigo yung iba na hindi umaten? Ha? Bakit po namin kinasabihan, Brad, attend ka, attend ka. Kasi alam namin na ang panalangin ay makapangyarihan. Even Jesus Christ. Pag binasa niyo po ang buhay ni Jesus Christ, bigla-bigla siyang nawawala, humihiwalay sa mga apostles. At pag hinanap ng apostles, ano ginagawa? Nagdadasal. At sa umaga, tulog pa ang mga apostles. Ano sabi sa Bible? Madaling araw pa lang, siya'y pumupunta dun sa ilang. At doon siya nagdadasal. Ano po? So mga kapatid, kailangan matuto kang mag-prioritize based on your purpose. E paano po tayo magpa-prioritize o magbibigay ng priority? Aalamin ang ating priority kung hindi natin alam yung purpose natin. Alam lang natin, estudyante tayo. Alam lang natin, empleyado tayo. Kung empleyado ka, ano ang purpose mo? Work excellently to the company. Amen? Tama po ba? Kung ikaw ay manggagawa sa church, ha? Tandaan niyo po, ang salitang work ay biblical. Sa Bible, hindi po job, ang tawag work. No? Sa Genesis 2:15 to 18, sabi diyan, I will give them and work. Sino yun? Lalaki.
Kaya bago magpamilya talaga ang lalaki, kailangan may work. Ngayon pa, baliktad eh. Mabubuntis muna bago magpapaalam, bago magkakasal, bago magtatrabaho. Hallelujah. Ganto po kabaliktad ang generation. Ganto po kabaliktad ang isip. At pag hindi mo binigyan ng encouragement, pakiramdam nila, iniwan mo sila, inabandon mo sila. Tandaan niyo po mga kapatid, pag ikaw ay nasanay lang sa encouragement at hindi ka nasasanay i-correct, lalaki ka nang wala kang balugbog. Ano yung balugbog? Backbone. Hindi ka matututong tumayo sa sarili mong paa kasi ayaw mo magpa-correct. Wala pong tumino na tao, babae o lalaki, na hindi kinorek. Unless magkaroon ka ng kababaang loob tumanggap ng iyong mga pagkakamali, dun ka lamang, no? Mamumunga. Yan yung kasunod. Sabi dito, season to be purged. Ano yung purge? Pruning. Bakit may pinuprune? Kasi mayroon pang mga konting ugali na kailangan tanggalin. May mga sinasabi ka pa na kailangan tanggalin. May mga kilos at gawi ka pa rin na kailangan tanggalin. Ang purging po, walang pinagkaiba po yan dun sa purging na ikaw ay, anong tawag doon? Pag ikaw ay yung panday. Di po ba? Bakit po pinupukpok yung nag-aapoy na bakal? Bakit po pinupukpok? Number one, para matanggal yung iron. Bakit mo pinapakuluan ng gold para humiwalay ang iron dun sa gold? Bakit mo pinapakuluan sa yung pinagtrabahoan ko sa pasar? Bakit mo kailangan pakuluan ng isang ore ng tanso? Copper. Para humiwalay yung iron at ma-purify. Kaya mga kapatid, huwag po kayo matakot. Dumadaan kayo ngayon sa ano, sa suffering, dumadaan kayo sa challenges. Minsan kulang pera nyo, huwag kayo matakot. Alam niyo po kung bakit? Magpasalamat kasi Panginoon kasi pinuproseso na kayo ng Panginoon. Yung mga taong ayaw magpaproseso, hindi pa sila nakakaramdam ng ganyan. They feel very free. They feel very, wow, okay, ganito pala buhay. Walang responsibilidad, okay lang. Pero pag nakakaranas kayo ng pagkukulang, nakakaranas kayo ng pagpapersecute, nakakaranas kayo na parang kayo baliwala, magpasalamat kayo sa Panginoon. Kasi pinuproseso kayo ng Panginoon. Minsan, pinaparanas sa'yo na parang baliwala ka. Anong tinuturo sa'yo ng Panginoon? Die to self. Huwag mo isipin na kahit manggagawa ka, pastor ka, whatsoever, palagi ka mapapansin. Hindi. Ano sabi ng Panginoon? My grace is sufficient. Hindi po tayo nakabase sa approval ng tao, mga kapatid. Tandaan niyo po yan. Nakabase po tayo dun sa ginagawa natin na nakakasulat at pinapagawa sa atin. Purpose of God. Purpose ng Panginoon sa ating buhay. Sige po, next. So, yun po yung number two, purpose of God. Ano po? O, ito ngayon. Bakit po may mga gawain na sinasabi natin gusto kong itayo ito? Pero tingnan niyo po ito sa Matthew 15:13. But he answered and said, every plant which my heavenly Father had not planted. Kaya nga po mahalaga na meron tayong constant relationship, prayerful life, para magabayan tayo sa gagawin natin. Pag daw ang isang halaman ay hindi ipinatanim ng Ama niya sa langit, saan sabi? It shall be rooted up. Kaya wag po tayo magtaka, meron po palang mga gawain ganun at meron din po palang mga taong ganun. Sasabihin, gawain to ng Panginoon, pero hindi po nagtutuloy-tuloy. Kasi nga po, hindi sinabi ng Panginoon. Ako po naniniwala dyan, no po, na mayroon taong, sabihin natin, kaya nga po may gift of the Spirit, di ba? May teachers, may pastors, may evangelists. You have to know that. Kailangan nyo pong hingin sa Panginoon, Lord, ano po ba talaga ang gusto nyo sa akin? Imagine ninyo po, ha, mga kapatid, ha, ito, dream ko, no, ngayon. Ha? Imagine ninyo po itong dami ng tao na ito for J Blue. Okay? Yung first row hanggang first column hanggang third column, kasama ang aking minamahal Irug Sintang Higit, lahat to evangelist. Grabe. Itong gitna na to, hanggang dito, lahat to pastor. Tapos lahat to misyonaryo. Imagine ninyo kung gaano mag-expand ang gawain ng Panginoon. Imagine ninyo. Are you contented na every Sunday lang tayo nandito?
o in between the week, meron tayong ginagawa. Maging lifestyle natin ang mag-evangelize. Masarap po, mga kapatid, masarap po mag-evangelize. Sa umpisa lang po yung medyo nakakahiya. Kahapon nga po, pinag-uusapan namin ng mga tatay yan kasi sabi po nung ni Brother June, nahihiya daw pong umattend yung mga tatay sa Father's Fellowship. Sabi namin, sige, sabi namin ni Brother Ferdy, sige, mag-schedule tayo, mag-visitation muna tayo sa mga bahay. Kailangan po natin ng plan and strategy. Mag-visitation tayo, kung sinundat na natin doon, ipag-pray natin. Mga matatanda, mga hindi nakakalabas, ipag-pray natin. No po? Diyan tayo maging aktibo, mga kapatid. I want to challenge everybody. Diyan tayo maging aktibo. May mga personal kang ginagawa sa bahay, like household chores, lalo ang mga lalaki, no? Noong isang araw, dinatnan ko si Bishop, may kinukutingting doon sa kanila. Ewan ko po, no? Pinagpapawisan siya doon, dinatnan ko siya. Meron tayong mga gustong gawin sa bahay, fine. Amen? Amen po yun. Pero, mga kapatid, tandaan niyo po, pag may gawain tayo sa Panginoon, tingnan niyo po ang ating attitude. Pangkalahatan po ito, ha? Hindi lang po para sa atin, sa iilan lang, sa lahat. Bakit po pag, oh, sa mga bata muna, umpisaan natin sa mga bata, bakit po pag tayo maglalaro ng ating sariling gadget, buhay na buhay tayo sa harap ng computer? Nagkakansisigaw pa nga tayo eh. Pero pag sa gawain ng Panginoon, ha? Para ka may sipon, ang tamlay mo. Young professionals, ha? Bakit pag sumigaw ang boss mo sa opisina, nanginginig kamay mo para maipasa yung report na yan? Pero pag tinawagan ka ni pastor, nakita mo yung ano, naku, si pastor niya may papagawa yan. Hindi sasagutin. I'm telling you straight, mga kapatid, gusto mong maayos, magpaayos ka talaga. Huwag mong expect na ikaw hindi nagpapaayos tapos mga anak mo maayos. It won't happen. Hindi mangyayari yan. Ganun din naman po tayo mga pastors. Ha? Maliwanag ang sinasabi dito. Gawin mo yung ipinagagawa ng Panginoon. Kung hindi, i-uproot. Amen? Sige po, next. Mga kapatid, yung sinasabi natin dito, ito po ay turo sa ating mga mananampalataya na kailangan nating unawain, dibdibin. Kasi unless papasukin natin ang turong ito sa ating mga puso, hindi po talaga tayo lalago. Mananatili lang po tayo nakaupo, oh, nagpe-praise and worship. Pero ang tanong po, mga kapatid, yan po ba yung purpose ng Panginoon sa atin? Habang buhay na lang tayong nagpe-praise and worship at nakaupo. I'm challenging everybody. No po? At dahil dyan, yung number three, kailangan po tayo magkaroon ng stature in God's presence. Ano ba ang stature? Pag sinabi natin stature, ito yung credibility mo sa harap ng Panginoon. Stature mean, pag sinabing, alam mo, si, halimbawa, pag sinabi natin, si, halimbawa, si Brother Dong, ay, matyaga yan. Ha? Pag sinabi nating Brother Mike, maingat mag-drive yan. Pag sinabi nating Brother Ferdy, naku, masigasig yan. Ang agang gumising ngayon yan, binago ng Panginoon. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Merong kang pagkakakilanlan, merong kang identification, may credibility ka. Yun ang stature in God's presence. Now, eto ngayon. Sabi dito, we are cleansed, renewed by hearing the word. No? Nabanggit to kahapon. No? Sa Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Paano madidevelop ang faith kung wala kang pinakikinggan? Kaya nga mahalaga na may pinakikinggan ka, mga kapatid. Kasi pag wala kang pinakikinggan, hindi madidevelop sa iyong faith. At pag hindi na-develop yung faith, no? O Hebrews 11:1, praise the Lord. Hebrews 11:1, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Yan yung faith. No po? At sinasabi dyan, nung daw po tayo ay nilinis ng Panginoon, yung paglilinis sa atin through His Word ay intentional. Hindi po alatsyamba ang Panginoon na ikaw ay nilinis. Kaya nga po sabi niya, I chose you. Ha? So John 15:16, sabi niya, I chose you. You didn't chose me. Ako ang pumili sa inyo.
Intentional ang Panginoon sa iyo, mga kapatid. Kaya tayo maging intentional sa Kanya. Intentional Kanyang pinipili, mag-respond tayo sa Panginoon. Kung totoong sinasabi natin, tingnan niyo po ha, this day, I want to remind everybody, ano ba talaga, gaano ba talaga kalalim ang ibig sabihin pag sinabi mong Panginoong Jesus? Yun po ba ay salita lang na Panginoong Jesus? Naalala niyo po yung nung time na naghahanap ng lupa si King David? At sabi nung natagpuan niya doon, no? Hindi ko lang matandaan yung pangalan, sabi, hari po kayo ha. Hari po kayo, pwede niyo pong kunin lahat. Kahit lupa po namin, pwede niyo pong kunin. Hari po kayo eh. Pero ano sagot ni David? Mic test. Ano po ang sagot ni David? Ang sagot ni David, hindi ako magbibigay sa Panginoon ko kung walang bigat sa akin. So ano ibig sabihin? No, na-share din to kahapon ni Pastor Albie sa mga tatay. Yung best, yung merong bigat sa atin, yung may bigat one mean importansya sa atin. Hindi yung nagbigay ka lang kasi sobra. Amen po ba? Ganon din sa panahon, aaten ka lang pag wala kang ginagawa. Ito po ang hamon ko po sa inyo, mga kapatid. Worship is a lifestyle. Hindi niyo po ibibigay yung ministry work pag wala kang ginagawa sa bahay o wala kang ginagawa. Hindi po ganun yon. You have to schedule it. Gumawa ka ng paraan. Okay. Marami po tayong nakasama sa Saudi na ang problema, hindi sila makaka-attend ng Biyernes kasi may trabaho sila. Pero by prayer, maniwala po kayo sa hindi, naayos po ang mga schedule nila. Dito sa ating kapatid, may isa po tayong patunay. Kilala niyo po si Brother June Shego. Siya po yung ating contact sa Ghana. Nung umpisa po, palagi po nagsasabi yon, Pastor, hindi po makaka-attend, naka-duty po ako. Pastor, hindi makaka-attend, naka-duty po ako. Prayer. Eh ngayon, answered prayer. Wala na po siyang Sabado at Linggo as security guard. Monday to Friday lang. Aayusin ng Panginoon ang buhay natin. Gusto lang ng Panginoon. Alam niyo yun? Maging magpakumbaba tayo, magkaroon tayo ng stature na kung saan alam natin kung paano mamosisyon sa harap ng ama natin. Meron po bang anak na nagsabi sa tatay, Tay, kailangan ko to. Ganun ba dapat yung paghingi? Di ba dapat pag anak, hihingi ka sa tatay, may pagpapakumbaba. Avoid being feeling like privileged person. Matuto ka magpakumbaba pag may kailangan ka. At gawin mong lifestyle yung humbleness kasi yan ang lifestyle ni Jesus Christ. Ano po? So next po, sige po. So number 3, you know, stay sure in the presence of the Lord. Sabi po dito, manatili kayo sa akin. Okay, sige po, next na po. Next na po. Amen. Sabi sa Psalms 127:1, mga kapatid, tandaan niyo po ito, kopyahin niyo yan, napakahalaga niyan. Yan ang Song of Decrees ni David to Solomon. Sabi dito, except, parang ganyan, ano? Kapatid, except the Lord, o anak, ha? Minamahal kong mga magulang, minamahal kong mga anak, except the Lord, build the house. Ano po? Except the Lord, build the house. Ang sabi? They labor in vain. Hallelujah. Amen, amen. Sabi po dito, except the Lord build the house. Paano mo masasabi na Diyos talaga ang gumawa ng iyong ginagawa? Balik tayo sa umpisa. Ha? Review. Yan ba nung naisip mo, idinulog mo, niluto mo sa panalangin o nagdesisyon ka lang na gusto mo yan? Doon pa lang po, malalaman mo na kung yan ay para sa Diyos. Minsan po pag tayo ay nandun sa peak ng ating career, nandun sa peak ng ating kalakasan, nasa peak na kung saan ang laki ng bank account natin, meron tayong pang-invest sa isang negosyo, minsan wala na ang Panginoon. Ha? Makakasama na lang, sasama na lang ang Panginoon noon pag may problema na yung negosyo mo. O kaya hindi kayo nagkasundo ng partner mo.
We've heard many things about this in different churches. Nung naghihiraman ng pera ang mga member, hindi kasama si pastor. Pero nung problema na at hindi na magkabayaran, naku, kasama na si pastor. Huwag ka na, isama niyo si pastor pag may blessing. Ha? Hindi yung pag may headache lang. Sabi dito, they labor in vain that build it, except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Bakit po tayo nagpapagal? Bakit po tayo nagpapakahirap ng napakahabang oras? Tandaan niyo po, pag ito ay hindi laan o layo ng Panginoon, kahit magpagal ka dyan, up, down, up, down, up, down lang po yan. Pag naramdaman niyo na yung up, down, you have to go back to the basic. Either kausapin niyo ang pastor niyo, ano po, which is number one, kailangan niyong humingi ng counsel. Kasi tandaan niyo po, ang gusto ng Panginoon natin, mag-accelerate tayo. Pag hindi tayo nag-accelerate, pabalik-balik lang tayo dito. Anong tawag po doon? Cycle of defeat. Bakit hindi ka talaga makaalis dyan sa defeat na yan? For example, defeat na kung saan hindi mo mapigilan ang sarili mo sa pag-gambling. Defeat na kung saan hindi mo mapigilan ang sarili mo na paulit-ulit kang napakatigas ang ulo. Wala kang pinakikinggan. Magmula sa boss mo, pastor mo, magulang mo. Ha? Bakit? You want to know? There is no total repentance. Yan ang ugat niyan. Hindi pa talaga ikaw totoong nagre-repent. Humingi ka lang ng sorry pero sa loob mo may reservation pa rin. O baka nga hindi ka pa humihingi ng sorry. Nung pinakisamahan ka ng maayos, akala mo okay na yon. Hindi po ganun, mga kapatid. Kaya po, you want to cleanse your heart, your lifestyle, alalahanin niyo po yung mga tao na nasaktan niyo na hindi niyo pa nahihinga ng sorry. Especially yung malalapit sa'yo. Hindi po kakulangan sa pagkatao natin yan. Tandaan niyo po yan. At mararamdaman niyo po, pinapalaya kayo ng ating Panginoon. Pinapalaya po tayo. Amen? Sige po. Next. Hallelujah. Ayan, matatapos na po ako sa introduction, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Amen. Submission and obedience. So siguro palagi na natin naririnig tong submission. Submission, ano ba yan? Pastor, submission na naman. Submission, no? Siguro sabihin ng mga magulang, sa mga anak namin, online, submission na naman. Ngayon, submission pa rin. Ha? Sino dito ang masugid na mga magulang na naggagawa ng assignment sa kanilang mga anak? Praise God! Si Brother Dudes, nakataas talaga ka ba yun? Amen, 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 amen. No? Naalala ko yung post sa Facebook, sabi nung nanay, kailangang matupad ang mga pangarap ng ating mga anak. No? Di ba? Maging engineer, maging doktor. Tapos sabi bigla nung nanay, kaya kailangan, galingan natin ang pagsasagot. Sino pala nagsasagot, ha? Well, mga magulang, tandaan niyo po ito. Ano po? Ano siya? Encouragement and challenge. Palaging encouragement and challenge. Encourage niyo po, tulungan niyo. Tapos cha-challenge niyo, hindi po pwedeng maging fully dependent sa atin. Kailangan matuto silang gumampan ng sa sarili nila. Initiative. Ano po? Even sa church. Amen? Even po sa church. Sinasabi natin, ang dami na nating alam na verse. Madami na po tayong na-attendan na seminar. Pero hindi po makita sa buhay natin itong mga verses na to at saka mga seminar na inatina natin. Ito po ang challenge sa atin, mga kapatid. Ano po? Makipagkasundo tayo sa Panginoon kung anong gusto niyang gawin sa ating buhay. Ano po? Makipagkasundo po talaga tayo. Amen? Sige po, sabi po dito, sa submission daw po, to listen and obey is intentional. So wala na po dapat diyan na diskusyon. Ang pagsunod po talaga at ang pakikinig ay intentional. Pag po yan ay pinakita nyo lang sa tao na kunwari nakikinig ka, kunwari you're obeying. Pero pag wala na sila, hindi ka sumusunod, it is not obedience. No po, hindi po obedience 'yan. Oh, ngayon siguro tinatanong nyo, Pastor, bakit po palagi namin naririnig yung teaching about submission and obedience? O sige, ganito na lamang po sasabihin ko sa inyo. Si Jesus Christ po ba, nung nirequire siya ng Panginoon, ng kanyang Ama,
na magpapako upang masagip ang ating mga kasalanan. Pinagpilitan niya po ba yung will niya? Nakipag-diskusyon ba siya ng matagal? Di po ba sinabi niya lang, Panginoon, Ama, kung pwede lamang po, ilampas mo sa akin ang kopa na ito. Ano yung kopa na siya ipapako? Pero, ang inyong layon ang masunod. Amen? Oh, sige, next. Si Abraham, nung sinabihan siya ng Panginoon, ialay mo ang iyong anak na si Isaac, nakipagtalo po ba si Abraham? Anak niya yon. Ito ngayon ang tanong ko sa inyo. Sino ang Isaac nyo na hindi nyo maisuko sa Panginoon? Sino ang Isaac nyo? Tandaan nyo po ito, kung sino yung mahalaga sa'yo at pinakamamahal mo, pag yan ay inialay mo sa Panginoon, lalo kang pagpapalain ng Panginoon. Amen? Sige po, palakpan natin ang ating Panginoon si Kristo. Mga kapatid, sa umagang ito, this is an awakening moment na kung saan buhayin natin yung spirito ng pagiging Kristiyano, yung natutulog. Ako naniniwala, sa maliit na seed, may puno. Naniniwala po kayo? Sa maliit na seed, nag-uumpisa ang malaking puno. At ako naniniwala sa puso ng bawat isang nandito, may nakatagong leadership dyan. Buhayin nyo yung leadership dyan sa puso nyo. May nakatago dyang leadership. Ipag-pray natin sa Panginoon na ang leadership na yan ay pakawalan na ng Panginoon para tayo magamit niya. Matagal na pong nagtatago yung leadership na yan sa inyong puso. Tatandaan nyo po. Ito po, pinaalalahanan ako nung FB post ko, siguro 3 years or 5 years ago. Ang sabi dun sa FB post ko na yon, doubt has killed many future than mistakes. Mas marami daw pinatay, no? Na future yung doubt kaysa sa mga mistakes. So kung nagda-doubt kayo sa sarili nyo, tigilan na natin yan. Mas maganda pang marinig na sorry, kasi ito sinubukan ko eh. Kaysa yung lumipas ang panahon pero wala kang ginawa. Nakontento ka lang na nandyan. Amen? So, the dynamic of will of man and of God. Ano ba yung dynamics? Yun po yung in-explain ko kanina. Pag sinabi po natin dynamics, paano po ba kumikilos o paano po ba nagkakaroon ng pagkilos ang will ng Panginoon sa tao at yung will ng tao sa Diyos? Tandaan niyo po ito mga kapatid. Hindi po pwede dalawa ang driver. Dapat po isa lang ang matupad na will sa buhay natin. At yun yung will ng Panginoon. Siguro sinasabi niyo, Pastor, pag ba tinupad namin yung will ng Panginoon, ibig bang sabihin wala na kaming kalayaan? Yan po yung tinuturo ng mundo sa atin. Yung kalayaan na mapang-abuso. Kalayaan na walang respeto. Ha? Rights. Bigyan niyo ng rights. Pati left, pati uppercut, bigyan niyo. Totoo po, kailangan magising na ang henerasyon natin ngayon. You are not born to be consumed by this little gadget. Ganon din po naman yung mga magulang. Baka naman tayo, mga magulang, may ganoon pa rin sa ating ganyan. Ha? Tandaan nyo po ito, mga kapatid. Tandaan nyo po. Napaka-salient, subtil, no? Napaka-wise nung pagpasok ng spirit of deception dito sa mga gadget na yan. Pag hindi buo ang iyong pagka-Kristiyano, tandaan nyo po yan, makukrep ka yan. Simple lang. Saan mo dapat gamitin? To glorify God. Pag hindi nag-glorify sa Panginoon, stop. Now, yan yung struggle natin. Yan ang challenge sa atin. Pag ang binubuksan mo dito at ang binabasa mo dito does not glorify the Lord, your God, wala nang question doon. Hindi na yun dapat pinag-uusapan pa. Ang sabi nga ng world, kailangan pa bang i-memorize yan? Kaya tayo napapahamak. We are tolerating our wickedness. Iba po kasi yung weakness sa wickedness. Halimbawa, maliit ka. Talagang ang weakness mo, hindi ka makaabot ng isang bagay kasi maliit ka. Weakness yon. Pero pwede siyang gumawa ng paraan para maabot yon. Hagdan lang yun eh. Amen? Hagdan lang, maabot niya yun eh. Because he has an initiative to think, to resolve kung ano ang problema niya. Pero ang wickedness, alam mo nang mali yan, ginagawa mo pa ulit-ulit at nag-e-enjoy ka. That's wickedness. Kaya huwag kang magtaka, palagi kang
sabihin natin, nandun sa lower rank, nandun ka sa hindi very good, hindi natin pwedeng sisihin yung ibang tao dyan. It's you. Empleyado ka? Pastor, bakit ganun? Palaging poor ang performance ko. Siguro palagi kang late. Siguro palagi kang late mag-submit. Kasi ganun talaga mga kapatid, may pattern ang Panginoon na ibibigay sa atin. At yung pattern na yan mga kapatid, hindi mo pwedeng baguhin. Pag binago mo yan, semplang ka. O, tingnan niyo po ang ginagawa ng LGBT sa atin ngayon. Yung grupo na yan. The Bible was written to change our lives. Bible, no? Hindi ang tao nila lang baguhin ang Biblia. Nakuha niyo po? At nasasabihin nila, karapatan, karapatan, hindi karapatan. Ang totoong karapatan ay ang sumunod sa will ng Panginoon. Yun ang totoong karapatan. Gusto niyo totoong malaya? Okay, pinractice niyo na. Kami man po ng aking asawa. Ano po? Yang kalayaan, kalayaan na yan. Sa namin pinractice nung kabataan namin? Sa lansangan. Rally dito, rally doon. Takbuhan dito, takbo doon. Nakikita po ba namin ang kalayaan? Malamang, yung kalayaan sa Quezon City. Ha? Pero yung totoong kalayaan, hindi po namin nadatnan. Pero nagpapasalamat ako, after 20 years, talaga may forever eh. Ha? Ibinalik ang aking after 20 years. No? Dalawang dekada. No? Pero ang totoong kalayaan ay ang pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Hindi ka ipapahamak niyan. Yan ang totoong kalayaan. Pag ang kalayaan, tingnan niyo po ito ha, sinasabi natin freedom, rights. Tandaan niyo po ito. Pag ang iyong pine-perform na kalayaan na sinasabi mo at rights na sinasabi mo doesn't glorify God, stop it. It's a contaminated thing. Ha? May sariling season ng Panginoon. Amen? At yung pangatlo, the consistency of the Holy Spirit. Ayan, ang consistency. Yan ang kasunod po dyan. Ang consistency ng Holy Spirit, mga kapatid, hindi po makikialam talaga ang Holy Spirit sa will ng tao. Siguro sinasabi, di ba Diyos siya? Tama, Diyos siya. Kaya nga po hindi totoo yung sinasabi ng mga tao na pag ikaw ay naging Kristiyano, robot ka na eh. Kukontrol nila na lahat yan. Hindi ka na pwedeng ganito, hindi ka na pwedeng ganyan. This is for the standard of the world. Nalilito pa rin tayo dito sa standard na to. Ang gakunin mong standard, yung standard ng ating Panginoon through His Word. Para huwag kang malito. Now, consistency of the Holy Spirit. Siguro, bigay ko na rin to, no? Nung magkakasala si Eva at si Adan sa Genesis, pinakailaman ba sila ng Panginoon? Hindi. Pero Diyos siya. O, tanong, alam ba ng Diyos na magkakamali sila? Oo, Diyos siya eh. Pero bakit hindi pinakailaman ng Panginoon? Yan po yung ibig sabihin natin. Yung consistency. Hindi makikialam sa will ng tao. Miski ngayon, sa atin po, bawat isa sa atin, bago po tayo nagkaroon ng tuwid na pamumuhay, hindi po ba? Sino po ba ang nasunod? Yung Diyos na sinasabi nating Diyos o yung will natin? Bago tayo namuhay ng matuwid. Di po ba yung sarili natin? Bawat isa sa atin, pinatunayan na yan ng Diyos. Consistent ang Panginoon. Hindi siya makikialam sa will mo. Ngayon, eto ngayon. You can choose your decision, but you cannot choose your consequences. At alam ko, nakakaranas tayo nito. Pinili mo yung hindi tama, you will harvest things that you don't want. Kasi you perform the things na hindi gusto ng Ama. Amen? Sige po, next. Last na po ito, mga kapatid. Sabi po dito, I am the vine, ye are the branches. Amen? He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. Ito yung exclamation mark. For without me, you can do nothing. Tandaan niyo po yan. Meron, pwede po kayong magkaroon ng quick wins, small wins, quick victories, quick fixes. No? Like Lotto. Pwede po kayo. Pero nakita niyo po ba yung study dyan, yung mga tumama sa Lotto? Binalikan nila after 3 years, yung nanalo ng 100 million, 20 million, 150 million. After 3 years, binalikan nila, balik sa pagiging mahirap. Bakit? Hindi ka kasi prepared.
Tandaan niyo po, ang Diyos ay Diyos na masinop. Kaya hindi ka pa binibigyan, may kailangan pang iayos sa iyo. Huwag po tayo magmarunong sa Panginoon. Pumasok tayo doon sa programa niya na gusto natin na gusto niyang pasukin natin. Huwag yung gusto lang natin sa isip natin, pero wala naman tayong natatanggap na affirmation o confirmation sa Kanya. Huwag niyo pong antayin na mapagod na po kayo. Huwag niyo pong antayin, ngayon pa lang, piliin niyo na yung gusto ng Panginoon para sa atin. Para yung energy natin sa pagbabayad ng utang na hindi naman dapat natin inutang, mapupunta doon sa energy na kung saan tahakin natin yung balon na gusto niyang hukayin natin para sa pamilya natin. Ano po? Yung one year na mag-aantay pero umayos ka, nabuo ka, mas maigi na yun. Kesa naman yung 3 months na nagmadali ka, may ginawa ka, hindi ka loob ng Panginoon habang buhay mong pagsisisihan. Ang dami pong ganyan. Ano po? Kaya ang nangyari po, natatrap sila. Hindi na ngayon makapaglingkod. Nahihirapang maglingkod. Bakit? May mga ganyan. May mga problema na kailangan nilang obligasyonin. Sige po, next. Hallelujah, Lord. And number 5, ito yon mga kapatid. Kahit po gano'ng kalaki ang accomplishment mo, kahit gano'ng po kalayo ang narating mo, kahit po gano'ng karaming tao ang natulungan mo, kahit po gano'ng karami ang napritsyan mo, naalala ko po, meron po akong napuntahan, nakausap na pastor. Sabi po nung isang leader na dinidevelop na pastor, sabi po niya sa kanyang pastor, "Pastor, ang tagal ko na pong hinahanap, pero wala pa rin po akong mapagpasakupan." Sinabi niya doon sa pastor, ha? Parang ganito, ha? Gusto ko imagine ninyo to, ha? Ha? Pero I praise God, no? Hindi gagawin ni Lord sa amin to. Alam mo, sinabi ko kay Bishop, "Bishop, alam niyo po, matagal na po ako sa gawain eh. Gustong-gusto ko po yung ginagawa natin. Pero alam niyo po, Bishop, wala pa rin po ako mahanap na pinagpapasakupan ko." Anong mararamdaman kaya ni Bishop pag sinabi ko sa kanya yun? Amen po ba? Nakikita niyo po yung ibig ko po sabihin? Magkasama kami, gabi-araw, ano po? Ulan-araw, magkasama kami. Tapos sasabihin ko po sa kanya, wala akong mapagpasakupan. Sabi nung pastor dun sa tao na yon, "Sige, bibigyan kita ng 1 buwan. Baka sakaling makarecover ka." After 1 month, kailangan mo mag-desisyon. After 1 month, nakita ulit kami. "Pastor, Bishop, wala pa rin po akong mapagpasakupan." Alam niyo po, sabi nung pastor dun sa tao na yon, "Kailangan mo nang iwan ang ministry." Bakit? Hindi ka makaka-bless. So, umalis po yung tao na yon. Alam niyo po, after umalis yung tao na yon, I tell you, boom! Biglang nag-expand ang ministry. At natutuwa po ako kasi alam niyo po, ang bawat churches na nagkakaroon ng ganyang, huwag natin sabihin problema, challenge. At tama ang nagiging pamumusisyon ng setman, lalago talaga ang church. Now, hindi ko na po kailangan sabihin kung tama o mali ang ginagawa ng ating setman. Tanong ko na lang po sa inyo, lumalago po ba ang church? Amen. No? And it goes there. Now, dito sa alamin natin kung ano yung source, sino yung source natin. Sabi sa Jeremiah 17:8, "As the tree planted by the waters neither cease in yielding fruit." Ito po yung sinasabi na yun daw pong puno na naitanim malapit sa stream, malapit dun sa source ng tubig. Hindi po daw siya mananatiling, hindi daw po siya mapipigilang mamunga. Bakit? Naandun po kasi yung buhay, yung stream, yung water. And water represent the Word of God. Hanggat nasa atin, hayaan nyo pong dumaloy sa ating mga buhay ang Word of the Lord, Word of God. Minsan nangihina tayo, it's fine. Kasi may proseso ang Panginoon. Hindi po naman talaga tayo perpekto. Pero tandaan po lagi natin, ang ating Panginoon ay perpekto. Hindi niya tayo pababayaan. I will not, sabi niya, "I will not leave you orphan." Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya rin tayo pababayaan. No? Sabi dito sa nature of God, ang nature daw po ng Panginoon, omnipotent, omnipresent, omniscience. Omnipotent, ano ibig sabihin? All power. Ha? Omnipresent, sa lahat ng bahagi ng mundo nandun siya. Omniscience, alam lahat. Lahat. Sabi niya nga sa Isaiah, di ba? "Bago ka pa man ipinanganak, bilang ko na." Amen? Bilang ko na ang ako ay nagpapasalamat. Hindi mahirapan magbilang ng buhok. Konti na lang bibilangin sa akin. Hindi mahirapan ng Diyos. Pero ang mahalaga doon, sinabi ng Panginoon, "Bilang ko na, even your hair."
Kaya nga po ang Panginoon, mga kapatid, tandaan niyo po, kung bubuoy niyo lang yung relationship natin sa Panginoon. At pag sa pagbubuo ng relationship, tandaan niyo po, tingnan niyo po ang protocol, ha? Si Jesus Christ sa kanyang Ama, sino po ba ang nagpakumbaba? Yung Ama o si Jesus Christ? Si Jesus Christ. Yun ang protocol sa Father and Son relationship. Kaya tandaan niyo po, pag meron ka pong pinagpapasakupan, ikaw ang magpakumbaba doon sa pinagpapasakupan mo. Ngayon, kung ayaw mong ma-develop, nasa iyo yan. It's your choice. Pero wala kang pwedeng sisihin at the end of your life. Wala kang pwedeng sisihin na kasi ganito, kasi ganyan, kasi ganito. The point is, hindi ka nagpa-train. May panahon, may season. Amen? And then, etong huling-huli, etong huli po, the finite and the infinite. Ano ibig sabihin? The creation and the creator. Sino ang infinite? Tao po ba? Ang infinite ay ang ating Diyos. Ang infinite ay ang ating creator. Tayo ang finite. Bakit? Finite means limited. Meron kang pondo. Hanggang doon lang ang kakayanan mo. Kahit matalino ka, kahit magaling ka, hanggang doon lang ka talaga. Ang Panginoon po hindi nauubusan ng kakayahan. Sabi niya, I am the Alpha. Everything in this world, heaven and earth is lahat yan sa Panginoon. So ano yung pagmamayabang po natin? Mga kapatid, this is the day. Ano po? Hayaan po natin na tayo sakupin ng pagmamahal ng ating Panginoon. Ito po talaga yun. Sige po, next. Meron pa po bang next yan? Yun. Conclusion. Hallelujah. Praise God. Conclusion ng introduction. Ha? Conclusion po. Naalala niyo po si Job? Di po ba? Nawalan siya ng pamilya. Na, yun lahat ng mga hayop niya nawala. Thousand-thousand ng mga camel, ng mga goat, mga tauhan niya. Anak niya namatay lahat. Amen? Tapos siya ay kinukutsa ng kanyang tatlong kaibigan kasama ng kanyang asawa. Ha? Pero sabi niya, tingnan niyo po, mga tatay, mga magulang, no? It goes to everybody. Gusto ko pong namnamin niyo yung paninindigan ni Job dito sa statement na ito. Ito po ang ating conclusion. Sabi po dito ni Job, I know that thou canst do everything and that no thought can be withholden from thee. Sa Tagalog version, alam kong ang lahat ng bagay ay kaya niyong gawin. Di ba, statement of faith yan? Statement of confidence sa ating Panginoon. Alam kong ang lahat ng bagay ay kaya ninyong gawin at walang makakapigil sa lahat ng inyong balakin. Yan ang conclusion natin, mga kapatid. Abiding in Christ, ibigay mo ang full confidence, trust, faith, submission sa ating Panginoon. At hindi po yan mangyayari overnight. You have to decide consistently, utay-utay, unti-unti, magbasa, makinig, okay? Pag tinatama, makinig ulit. Kung kailangan tumigil, tigil. Pag sinabing upo, upo. Bakit ka pinaupo? Para makinig. Pag pinatayo ka ulit, di ba? Papatayuin ka. Minsan pag pinatayo ka, nagkakaroon ka ng confidence. Minsan nag-overconfidence ka, upo ka ulit. Hanggang sa mahasa tayo, ganyan po ang buhay Kristiyano. Ang mahalaga po, may puso tayong handang magpaturo. May puso na handang magpatama. Ano po? So, hallelujah. Yan po ang salita ng ating Panginoon. Tapos na po ang ating introduction. Ha? Amen po. Sige po, tayo po'y dumulog magpasalamat sa ating Panginoon. Yoko po tayong lahat. Father God, salamat sa iyong inihayag sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Lord, amin pong inaangkin ang kalayaan na ibinigay mo na sa amin nung ikaw'y tinanggap namin. Lord, amin pong inaangkin, Lord, na ang amin pong mga dalahin, ang amin pong mga isipin, bunga ng aming karanasan, mga sakit, O Lord, Panginoon, sa umagang ito, ito'y tinanggal mo na po sa aming mga puso. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon, sa iyo lamang po ang kapurihan. Salamat po, Panginoon, sa bawat kapatid na nagbukas ng kanilang mga puso. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na namutawi sa amin pong mga labi. Sa umagang ito, Panginoon, we only declare na ikaw ang aming Diyos at ang aming tagapagligtas. We declare na ikaw lang ang may kapangyarihan sa aming mga pamilya. We declare, Panginoon, na ikaw ang may akda ng aming buhay at wala nang ibang pwedeng makialam, O Lord, maliban sa iyong layon
sa aming mga buhay. Dinideklara namin, Panginoon, ang aming buhay ay sa iyo lamang. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. Everybody says, Amen, Amen, Amen. Tumayo po tayong lahat. Ito, mga magulang kapatid, sa atin pong napakinggan, tayo pong lahat ay patuloy na pinoproseso ng Diyos. Nais ng Diyos na maging handa tayong magpataba sa Kanya, magpaalis ng mga bagay na nagiging dahilan para hindi tayo mag-accelerate. Minsan, nakakaranas tayo ng nasasaktan tayo, ayaw nating gawin ang isang bagay, ayaw nating sumunod. Dumarating ang sandali na nais ng Diyos na magkaroon sa atin ng pruning, because pruning is the secret of fruit bearing. Ang isang puno habang tinatabasan ng may-ari, sumusuay ang mga bagong sanga, bagong dahon. Sa buhay natin, marami pong lalabas na mga mabubuti at magagandang bagay. Dahil ang totoong ikaw ay nilikha ka ng Diyos na mabuti, masunurin, mabait, magalang, mapagpakumbaba. Subalit dahil sa kasalanan na pumasok sa lahi ng tao, ang lahat ng mga kasamaan, pangit na ugali, pangit na pagkatao, pangit na asal, ay dumating sa atin dahil sa kasalanan. Sa oras na ito, muli tayo magtalaga ng buhay kay Lord upang siya'y makakilos. Buksan natin ating mga puso sa ating Panginoon. Awitin natin, with all I am. To your hands I commit again. With all I am for you, Lord, you hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Sing it again. Awitin natin muli. To your hands I commit again. I commit again. With all I am. All I am. For you, Lord. For you, Lord. You hold my word. Hold my word. Pwede ba natin itaas ang kanang kamay natin sa Panginoon? In the palm of your hands. Bilang paggalang sa Kanya at pagpapakumbaba. And I am yours. Yes, sibuko tayo at bumikin. Natin ito. Yes, Lord. Jesus, I believe in you, Lord. Jesus, I believe. Amen, amen. Yes, Lord. Jesus, I belong. Jesus, to you. I belong. Yes, oh God. You're the reason that I live. That ikaw, Panginoon, ang dahilan bakit kami nabubuhay. Yes, Lord. All I am, I walk with you. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live. All of your ways, your promises forever. Yes, Lord, Jesus, I believe in you. Jesus, I believe. Yes, Lord.
Presence of God. The Holy Spirit is moving in our lives, in our hearts, in our spirit. The Holy Spirit spoke to you. Huwag mong tigasan ang iyong puso. Open your heart. Your decision today is what you are tomorrow. Magpasya tayo ngayon. Lord, narito ako. Nagpapakumbaba sa iyo. Break my heart, Lord. Break my will, Lord. But not my spirit, Lord. Ang aming kalooban, ang aming sariling kagustuhan, ang aming katigasan ng puso. Lord, may your will be done, not our will. Habang tayo lahat na kayo ko nakapikit, nakataas ang kamay, sabihin po natin na maiksing prayer na ito with all your heart. Sabihin po natin lahat, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyong harapan. Nagpapakumbaba. Marami pong salamat sa katotohanan ng iyong mga salita na aking narinig. Salamat po, Panginoon. Narito ako handang magpabago sa iyo, handang sumunod sa iyo, handang ganapin ang kalooban mo sa aking buhay. Nais ko, Panginoon, na magbunga at ako po'y nagpapasya ngayon. Nasusunod po sa iyo. Magpapasakop sa iyo. Maging sa mga tao na itanalaga mo sa akin upang ako'y paglingkuran, upang ako'y ituwib, upang ako'y itama sa loob ng aming tahanan, maging sa loob ng simbahan. Salamat po, Panginoon. Punuin mo ang aking puso ng iyong presensya upang ako'y tunay na buong-buong makasunod sa iyo. Marami pong salamat. I believe in you, Lord. Amen. Jesus, I believe in you that you can do anything. You can do everything in my life, Lord. Yes, oh God. Holy Spirit, move in our hearts. Yes, Lord, we belong to you, Lord. You're our God, you are our Lord, our Master. You're the reason that I live, Lord. Jesus. Yes, oh Lord. Jesus, I belong. Jesus, I belong. You're the reason. You're the reason that I. The reason. The reason that I. Jesus, for the last time. Brothers and sisters, the Holy Spirit is moving upon your heart. Hallelujah. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, with all I am. Father God, thank you, Lord, for touching our hearts. Thank you, Lord, for your presence. Lord, in your presence, Lord, there's freedom, there's liberty, there's deliverance, there's power, Lord. We believe in you, Lord, na may ginawa ka na sa buhay ng bawat isa. Even, Lord, sa mga
nanonood po sa kanilang tahanan. You bless their lives, O God. Your works, O God. You're moving in their lives, Lord. Thank you, Lord. We will never be the same again after this worship service, O God. We honor you, Father. We bless you. In Jesus' name, Amen, Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Sige po, maupo tayong lahat saglit. Amen, Amen. Praise God. Thank God. I can feel the presence of God. Amen. Praise God. Nadama ba natin ang presensya ng Diyos? Amen. Praise the Lord. The Holy Spirit is here. So, thank God sapagkat every time we come before the presence of God, the Holy Spirit is moving in our lives, no? As we open our hearts, as we bow our hearts, our spirit before God, the presence of God is moving, no? Praise the Lord. So, sa oras na ito, dumako po tayo sa isang mahalagang gawain ng Panginoon dahil hindi kumpletong ating pagsamba sa Diyos like the time of Abraham when he worshiped the Lord going to the Mount of Moriah. Meron po siyang inioper. At ang inioper niya, yung the best na mahal na mahal niya at mahalaga sa kanya at yun nga po sa isa. So tawagin natin si Attorney Bird para po sa ating giving. Amen. Magandang umaga po. Kayo po ba ay na-bless sa mensahe po sa atin ng Panginoon ngayong araw na to. So, in connection with the message of abiding in Christ, we will remain in John 15 according to verse 10. When you obey my commandments, you remain in my love, just as I obey my Father's commandments and remain in His love. So, we know that as long as we remain in the love of the Father, we will be blessed. So, remain means you abide, it also means you obey. So as long as you know His commandments and you obey His commandments, you will be fruitful. So yun yung natutunan natin ngayong araw na ito. Pero ano ba yung commandments ng Panginoon sa Bible when it comes to giving? In Luke 6:38, God said, "Give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you." In 2 Corinthians 9:6, God said, "The point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully." In 2 Corinthians 9:7, God said, "Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." And in 1 Chronicles 21:24, God said, "But King David replied to Arauna, 'No, I insist on paying the full price. I will not take for the Lord what is yours or sacrifice a burnt offering that costs me nothing.'" So ano po yung highlighted sa mga verses na to? Number one, when we give, we come to the Lord with clean hands. That's the first thing you have to ensure each time you come to the sanctuary of God and bring back to God the portion that God has given to you in blessing. So we give because we have already been blessed. So hindi ka magbibigay dahil nakikipag-bargain ka kay Lord. "Lord, pag binigay ko to, bibigyan mo ako ng mas malaki, ha?" Hindi po ito negosasyon. Pag nagbibigay po tayo, nabigyan na po, nakatanggap na po tayo. But even if you have something on your hand when you come on church every Sunday, huwag ka rin magyayabang sa Panginoon dahil hindi naman nga sa'yo yung ibinibigay mo. Delivery boy ka lang. You come to God, you come to the sanctuary with clean hands, with clean heart. Malinis ang iyong puso. And number two, you come as a cheerful giver. So ayaw ni Lord yung masama ang loob mo pag nagbibigay ka. Na naka-hand over yung isang kamay mo, yung kabilang kamay mo nakasuksok sa bulsa at nanghihinayang ka pa dahil wala nang natira. Number three, you give in good measure. You give bountifully. Gusto mo bang maging bountiful ang buhay mo? Sabi ng Panginoon, you give bountifully. So as long as kuripot ka magbigay, kuripot din si Lord sa buhay mo. Asahan mo yan. Huwag ka nang magtaka. And number four, you have to be willing to pay the price.
You don't come to God parang pong pagpasko. Huwag ka pong magre-regalo, nang re-regalo lang sa'yo. Diba? Minsan ganyan tayo, guilty. Hindi mo kasi gusto, kaya binigay mo sa iba. Libre. So pag nagbigay ka ng wala namang presyo, huwag kang umasa na may babalik sa'yo. Diba? So if you want God to be bountiful to your life, you have to give bountifully. So obedience to these commands is key to the deep things of God. In Matthew chapter 6, tinuruan tayo ng Panginoong Jesucristong manalangin. Sabi dun sa verse 10, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Alam natin lahat yung panalangin yan. Kabisado nga natin yan eh. Sabi po sa Psalm 42 verse 7, deep calls into the deep. Ano bang ibig sabihin niyang your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven? Tapos give us this day our daily bread. So what is your daily bread? What is the meaning of daily bread for you? Are you that kind of believer that up to this moment, you still pray for things in the world? Yan po ba pinapanalangin mo pa araw-araw, nabigyan niyo po kami ng tinapay na pang-almusal at kanin na pang-tanghalian at pang-hapunan? Have you no faith enough in God that to trust that God has already given you the things before you even felt the need for them? So bago mo pa maramdaman kung ano ang kailangan mo, ibinigay na yan sa iyo ng Panginoon. Don't you believe? For where your treasure is, there will your heart be also. Up to this point in time, as a believer, are you still praying for things every day of your life? Or have you not discovered yet the deep things of God? Sabi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Paano mo iniintindi ang verse na to? Are you still thinking that all these things, yung pera, yung kayamanan, na pag nananalangin ka ba araw-araw sa Panginoon, magiging mayaman ka sa salapi o magiging mayaman ka sa mga things of the world? Magkakaroon ka ng malaking bahay at malaking kotse? Yan pa rin ba yung pinapanalangin mo when it comes to the kingdom of God? All these things shall be added unto you are the deep things of God. If your daily bread still consists of basic provisions, milk, then you are still the kind of believer that is infantile. Baby ka pa din bilang mananampalataya. Your faith is still infantile. So God will treat you as an infant. But if you're kind of believer who seeks the deep things of God already, who seeks for God's revelation every day, who listens to a prophet and jots down the prophecies that he has for your life, yung excited ka na pag may nagsasalitang man of God in front of you, you capture every word as if they are meant for you. At yun yung will of God para sa buhay mo. That is the deep thing of God. Yung kingdom living that we want to become, yung indwelling of the Holy Spirit. So kanina pinaliwanag sa atin, number one, what is your position before the Father? Your family is your ministry. Your job is your vocation. Let's change the way we think. Let's have the kingdom mindset. Because we know in Deuteronomy 8:18 that God has given us the power to produce wealth. Diba? He has not given you the things of the world for you to realize that wealth is not about the things of the world. To be wealthy is to be wealthy in the kingdom. Yung bahagi ka ng kingdom building. Yung alam mo that everything, that the heaven, sabi ng Diyos, heaven is my throne and earth is my footstool. Tapakan lang ng Panginoon ang mundong ito. Whatever is in this world is nothing compared to God. Yan ay alikabok lang ng sapatos niya. Diba? Kayamanan mo na ba? So we have to realize, we have to know what are the deep things of God. We have to seek for the deep things of God. And when you have the kingdom mindset, you know that you are but a steward of everything that God has entrusted into your hands. Everything belongs to the King of Kings. Every day we toil, every day we reap. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. Kung tinitipid mo ang Panginoon, then tipid din ang aanihin mo. Whoever sows bountifully will also reap bountifully. Ang example niyan, for example, kami, meron kaming family business. Lumaki ako in a family business. Kaya nung ako'y nagtatrabaho na sa family business, paano ako magtrabaho?
as compared sa naranasan ko ngayon na ako ay isang empleyado na swelduhan. Diba, pag empleyado ka na swelduhan, yung nakikita ko sa ibang empleyado, talagang bago pa mag-alas 5, nakahanda na yan, nakaligpit na yan, alis na yan. At sa bahay, walang gagawing trabaho yan. Kasi ang iniisip niya, 8 to 5 lang naman ang binayaran sa akin, 8 to 5 lang din ang tatrabahuhin ko. Unlike kapag ka anak ka ng may-ari sa isang negosyo, alam mo na mas marami kang trabaho, mas marami kang kikitain. Kasi sa inyo yung negosyo eh. Diba? So kapag alas 7 ng umaga, nasa sales ka na, alas 7 ng gabi, nasa sales operida, sa meeting ka pa rin, alam mo na mas marami kang aanihin. So tayo ay anak ng Diyos. The business of God is our business. We are in the kingdom business. So we are not 8 to 5 employees of God. Hindi tayo swelduhan ng Panginoon. We are His agent of God. Agents of the world, di ba yung broker's fee is just 5%. Pero as an agent of God, as sons of God, our remittance cost to God is just 10%. You get 90%. So walang katumbas yan sa mundo. So let's insist whenever we give, to give God something that costs a lot sa ating buhay. Yung nararamdaman mong medyo may kurot. Huwag kang magbigay ng parang barya-barya mo lang, di ba? Dahil alam natin that, because David knew, it has been revealed to King David. He passed it on to King Solomon. And it's there in the Bible. Alam na natin ang sikreto ng kingdom living. So if you're praying for bountiful life, sumunod ka doon sa nakalagay sa Bible. Live according to the kingdom. Diba? Live is a bountifully. Sow bountifully and reap bountifully. At alam mo na lahat ng ginagawa mo, trabaho mo, negosyo mo, is but part of the kingdom of God. And your greater purpose is to finance the kingdom, to build the kingdom. If you become, pag kumunik ka, diba sabi nga kanina, kumunik ka sa source, maging bahagi ka ng negosyo ng Panginoon at walang taong makakapagsukat kung ano ang mararanasan mo in return to God. Because no man can ever outgive God. So napakahalaga po na magkaroon po tayo ng kingdom mindset sa ating mga pamumuhay. And let's be part of kingdom building. So hawakan po natin ang ating mga kaloob at ating pong ipanalangin. Father God, we thank you every day. We praise you, Lord God. You are holy, Lord. You are the King of Kings. Everything belongs to you. Heaven is your throne and earth is but your footstool. That's why we praise you, Lord. That's why we return everything to you, Lord. We know that we are nothing. We know that we have nothing and we are nothing without you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your daily bread in our lives. Thank you, Lord, that you have provided for us everything that we need even before we feel the need for it, Lord. Lord, we offer our lives to you. We offer our children to you. We offer our family to you. We offer our jobs to you. We offer our business to you, Lord God. Lahat pong ito ay gamitin mo, Panginoon, in the building of your kingdom here on earth as it is in heaven, Lord. That we may live according to your will and in your kingdom. While we are here on earth, we already live as if we are already in heaven. Thank you, Lord God, that you have included us in the kingdom. Thank you, Lord God, that you have given us the power and authority, that you have given us the talent, the gift, Lord God, to create wealth for your kingdom. Lord God, we offer everything back to you, Lord God, and we pray that we will never, ever leave your kingdom ever again. Salamat, Panginoon. Lahat pong ito ay binabalik namin sa iyo in the mighty name of Jesus. Amen. Heaven's are rolling, the wings of your glory.
is the glory. Yours is the Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Praise God. To God be the glory. Bago tayo mag-closing prayer, ay mahalaga announcement po. No, sa Sunday, per Sunday na ng February, at meron po tayong communion, ano? At yan po announcement. Sige, meron bang, ano? Yan, yung morning devotion po natin, Monday, Wednesday, Friday, 9 a.m. Manood po kayo. Ano po, magaganda po ang topic natin dyan. Mag-take note kayo sa bahay at mapipid po kayo at mag-accelerate po tayo spiritually. No? Yung pong devotion natin every Monday, Monday, Wednesday, Friday. And then, Thanksgiving worship, 7 p.m. Yan. At ano rin po yan, Monday, Wednesday, Friday. Ano po? At patuloy po ng ating spiritual life ay mag-soar up high. Ano po? Yan po yung soaking pag-Friday natin. Praise God. Amen. Ayan po ang FB natin, Jesus Be Lifted Up Church, at sa YouTube, J Blue Church. I-search nyo po. No? Manood po kayo doon, i-like nyo para mabless po tayo lalo. Amen. At mamaya po, 5 p.m., aalis po tayo. No? Mag-o-open po tayo ng gawain sa Valenzuela. At sa 18 din po, doon sa Cabuyao, Laguna. Na po, at magbubukas pa si Lord na mga gawain. Kaya nagre-raise up si Lord ng mga men and women who are willing and able to serve God, to become a fruitful life, katulad po ng ating pinag-aralan. Na po, tumayo tayong lahat. Amen. Praise God. Ibalik natin kay Lord ang papuri, ang pasasalamat, dahil napakabuti ni Lord. Tayo po ini-equip niya, ini-empower niya. Na-bless po ba tayo sa mensahe ng Diyos ngayong umaga? Amen. Palapakan natin ang Panginoon sa iyo, papuri Panginoon. Yes, Lord. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian. Kaluwalhatian at karangalan. Kasama. Pag ika'y kasama, buhan mo ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Oh.
gagamitin ko sa iyo lamang. Iaalay ang puso ko. Narito, narito ang buhay ko. Buhay ko. Gamitin ko. Panginoon, gamitin ko. Paano niyo po sinabi kanina, Panginoon, na hindi dito matatapos, O Diyos, ang pagkilos niyo sa buhay ng bawat isa. This will be the start, O God, na ang bawat isa sa amin ay palalayain niyo. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay tunay na mag-a-abide sa inyo, Lord, upang ang tunay na paglago, Panginoon, ay aming maranasan. Father, Father, let the true relationship, Lord, sa inyo, Panginoon, ay maranasan nila sa oras na ito. It is your word, O God. It is your word, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Ay ginagawa ka ngayon, Panginoon. Kanina, Lord, din sinabi sa akin na ako ang closing prayer. Sinabi niyo, Lord, hindi ito closing, kundi ito ang panimula, Panginoon. Yes, Lord, ito ang panimula. Ito ang panimula, Panginoon, na tunay, O Diyos, sa inyong mga anak, O Lord, ay magkakaroon ng tunay na relasyon sa inyo. Yes, yes, O God. Let it be done according to your will, O God. Let it be done according to your will, O Lord. Yes, O God. Thank you, O Lord. Thank you, Lord, for your moving, O God. Yes, Lord. At Lord, sa time of pruning and purging, O God. Father, Father, makilala ka pa namin, Lord. Habang kami po, Panginoon, ay tinatapasan nyo. Habang kami, Panginoon, ay Lord, dinidisiplina nyo, O God. For this will be the start, O God. This will be the start, O Lord, of your moving in our lives. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, for your word. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat, salamat, Panginoon. At sa paghakbang namin, O Diyos, bagamat lalabas kami sa tahanang ito. Pero, Lord, ang pagsama nyo, Panginoon, ay hindi mawawala, O God. Mararanasan namin ang pagsama nyo, Panginoon. Mararanasan namin, Lord, ang pagkilos nyo sa aming mga buhay. Mararanasan namin ang kalakasan nyo, Diyos. Yes, Lord, salamat. Your word will not return unto the void, O God. It will accomplish something sa buhay ng bawat isa. And we claim it, O Lord. You will be glorified over your people, O God. You will be exalted over the life of your people, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for your word. We give you all the glory. We give you all the praises. We give you all the thanksgiving. In Jesus' name, amen. 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 Thank you, O Lord. Hallelujah. Habang nagpe-pray po si Reverend Stella, my wife, the Holy Spirit reveal unto me yung verse 2. No? Sabi roon, pinuputol daw ng Diyos yung sanga na walang bunga ng ama na nag-aalaga ng puno. Huwag na nating hintayin, totally maputol ka. Ibig ko sabihin, pagka talagang nawala na yung heart mo to attend the worship, to attend the
church to worship our God, wala ka ng gana, wala ka ng desire, parang tuyong-tuyo ka na, natulad ng parang isang halamang, papatay na. At binigyan ka ng Diyos na pagkakataon, marinig ang salita niya na nagbibigay buhay, i-grab mo na ito. Dahil pag dumating ang sandali, na totally pinutol ka na ng Ama, no? Nawala ka ng pagnanasang maglingkod sa Diyos, mahalin ang Diyos, sumunod sa Diyos, pakinggan ng Panginoon ang kanyang aral at salita, delikado po yun. Ngayon, binigyan tayo ni Lord ng pagkakataon na marinig ang salita niya na nagbibigay buhay upang tayo ma-press muli, mag-impress as a child of God. Ito na nga yung simula, hindi ito yung huli. No? Simula na ito. Kaya nga, magpatuloy tayo. Do not stop. Do not quit. No? Move forward. Magpatuloy ka. Dahil pagka ikaw ay huminto at nag-desisyon ka na talagang para umaayo ka na kay Lord, may danger na po yan, dalikado yan. Kaya kapatid, itanim natin sa isipan at puso natin, mahal na mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos, mahal ka ng ating Panginoon. So to God be the glory, God bless you all, brothers and sisters, sa mga nasa kanilang tahanan, kaya sa aking pinsan, kay Glory na nasa Macau, she's watching now, God bless you pinsan, sa mga Bedanya family, diyan sa Pangasinan, at sa Canada, may mga pinsan din ako dyan, Bedanya, nanonood sila. So, God bless us all. Magkita kita po tayo bukas ng umaga ng 9 a.m. To God be the glory. Amen.